Kaso ng pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara, tinatalakay ngayon sa Senado. DMW sinabing ititigil muna ang pagde-deploy ng mga first-time domestic workers sa Kuwait. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angeline, kakatapos nga lang ng pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers sa karumal-dumal na pagkamatay ng OFW na si Julie B. Ranara sa Kuwait sa kamay ng 17 anyos na anak ng kanyang employer. Dito ay muling binigyang diin ng chairperson ng komite na si Senadora Rafi Tulfo na dapat pagtuunan ang kapakanan ng mga OFW kung saan mabigat anya sa pakiramdam sa tuwing may kababayan tayong namamatay na nasa ibayong dagat dahil sa pag-abuso. My fellow public servants, my dear colleagues, tutuldukan na po natin ang datos ng mga umuwing bangkay ng mga OFWs. Ang gusto natin ay umuwi sila ng buhay, matagumpay, masaya, at nakangiti bilang mga tunay na bayani. Enough is enough. Sinabi naman ng Department of Migrant Workers na pansamantalang ititigil ang deployment ng mga first-time domestic workers sa Kuwait hanggat hindi na ipapatupad ang mga kinakailangang reforma mula sa susunod na bilateral talks sa nasabing bansa. Ito'y matapos na rin questionin ni Senador Tulfo kung bakit hindi pa nagpapatupad ng deployment ban sa Kuwait matapos ang pagpamatay ni Ranara at iba pang katulad na kaso. Pakipaliwanag lang po sa amin, baka may mga bagay-bagay na hindi po namin naintindihan and then hindi naintindihan ng mga netizens. Millions na po ng mga netizens sa social media ang nagsasabi, deployment ban, deployment ban. These are by the millions of people, OFWs and non-OFWs and their families. They want deployment ban habang nagipag-usap tayo sa Kuwait government. Actually po, bukas si Sektuds at suportado po niya ang panukala ninyo na mag-impose ng targeted ban po. So by that, we mean yun pong ban na i-impose ay para po sa mga household workers bound for Kuwait na mga new hires po. Yun po naman ang marami. Dahil nung binalikan po namin ng datos, sir, yun pong mga balik manggagawa, mga 7 na 6 na beses na kabisado na po nila yung kanilang employer, yung kultura, yung mga patakaran, hindi naman po tayo nagkakaroon ng mga problema sa ganon. Ang bulto po ng ating mga problema na nagkakaroon po ng pag-maltrato ay nandun po sa mga new hires na umaalis, sir. Mayroon naman ng fact-finding team ang DMW sa Kuwait kung saan magkakaroon ng initial report ngayong Linggo. Pinaalalahanan din, Angelique, ni Tulfo ang DMW na walisin ang mga tiwaling FRA o Foreign Recruitment Agencies. Bagay na ginagawa na ng kagawaran kung saan kabilang yung recruitment agency ni Julie B. Ranara na catalyst sa kinansela na ang lisensya. Angelique. Okay, bukod dun sa sinabing hindi muna magpapadala o may panukalang huwag muna mag-deploy ng mga first-time hires ano dyan sa Kuwait, ano pa yung reforma na pinag-uusapan o sinisilip, iniisip ng DMW? Yes, Angelique, doon nga sa pagdinig kanina, binigyang diin ni Senador Tulfo na dapat talagang maging consistent yung monitoring sa ating mga kababayang nasa ibayong dagat. Nag-isa nga kanina yung recruitment agency ni Julie B. Ranara dahil nga doon sa nangyaring insidente. So isa yun, Angelique, sa binigay na suwestiyon ni Senador Rafi Tulfo sa DMW. At sa panig naman ng DMW, tiniyak nila yung mga ginagawang hakbang dahil nung pagkaupo nga ng bagong administrasyon ay nagtalaga ng mga welfare assistance desk na siyang titingin sa kalagayan ng ating mga kababayang OFW. At Angelique, mabanggit ko lang yung mga maapektuhan ng pagpapaliban ng deployment ng first-time household service workers sa Kuwait. Yung alternate countries o alternative countries na iaalok sa kanila ay Hong Kong at Singapore. Angelique. Okay, maraming salamat, Patrick De Jesus.